Magandang araw sa inyo lahat. Iparating ninyo ang paghingi ko ng paumanhin sa iba nating kasama na sa labas at sa iba pang kasama natin sa buong Pilipinas na hindi natin ma-accommodate ng sabay-sabay. But today, this symbolic presence of yours, yung kayo nandito lahat at ang inyong mga pamunuan ay nandito, pinagpapasalamat ko at umaasa ko na kayo talaga about 200,000 of you all over the country are solid and ready to switch to ISKCO, sabi nga ng mga t-shirt ninyo. Maraming salamat. To Manong Jesse, Manong Eduardo, at Manong Dennis. Kanina, sabi ni Dennis, galing ako sa wala. In fact, isa sa nagiging problema noon, sa Arrastre. Ewan ko kung alam yung Arrastre nung araw. No? Sa Pier, o yun. Tatay ko, Estibador. Sa Pier 8. No? Totoo yun. Mahirap talaga pagka doong araw. At ngayon din naman, no work, no pay. Pag may work, bali agad. Okay, kasi sa Sabado pasweldo eh. Titirahin na kaagad dahil hand to mouth yung madalit salita yung trabaho ng tatay ko. But then again, sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. So, ganun na rin ang nanay ko, hindi naman sila sumuko sa akin. No? At ako eh, hindi ko makalain pang artistahin to. Sinuwerte ako. But just the same, no, mahirap maging mahirap. Ito ay sinabi ni Dennis kanina. No, hindi lang trabaho. Yung magkaroon ka ng kapanatagan na umulat bumagyo, may masisilungan kang sariling iyo. Kaya kung mapapansin nyo sa Maynila, puro tao ang una. Sino makikinabang sa pabahay? Tao. Sino makikinabang sa eskwelahan? Tao. Sino makikinabang sa ospital? Tao. At anong uri ng tao? Mga mahihirap nating kababayan. These are basic services. Basic among basic. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan maging scientifico, hindi mo na kailangan mag-aral ng PhD, hindi mo na kailangan mag-masteral para hindi maunawaan to, unless dati. Kaya yung nasabi ko na in the first 2 years, may awaan Diyos sa tulong ninyo, lalo ngayon, palakas tayo ng palakas dahil parami tayo ng parami at unti-unti nang lumiliwanag ang paningin ng mga tao at humuhupa na yung alikabok at nakikita na ng tao yung tunay unti-unti na kulay ng mga kandidato. No? First 2 years, life and livelihood. Maraming beses ko na yan sinabi, hindi ko yung sinasabi dito dahil kaharap ko lang kayo. Basta kami ni Doc Willie, itatawid natin ang tao. Makatawid lang. Makapaghari mo nan lang. So pag naririnig nyo yung salitang makapaghari mo nan lang ang tao, ibig sabihin, yung isa sa mga kahilingan ninyo, yung isa sa mga pangarap ninyo, at malamang pangarap din to ng tatay ko noong araw, no, yung kapanatagan sa empleyo, no, ay nasa radar din naman natin. Pero uunahin ko lamang, no, na maibalik hanggat maari sa tulong ninyo, no, maibalik yung 4 milyong na walang trabaho dahil sa pandemya. It's about 4 million who lost their jobs. So life and livelihood. Yung buhay, mapangalagaan, mailigtas sa pandemyang ito, sa mga sakit. Kaya ang pinili ko, doktor, para meron akong katulong at mabawasan ng trabaho dahil we are going to put na isang credible
na doktor at magaling na doktor at disenteng tao at walang halong masamang nakaraan si Dr. Willie. So having said that, then I can focus on sa ating hanap buhay. Trabaho, trabaho, trabaho. Sa mga unang taon na yon, ang pangarap ko at samahan niyo ako sa pangarap na yon, magkatrabaho lang muna kayo. Iraos muna natin yung pamilya natin. Sabi nga, anything above zero in times of calamity is positive. Oh, sa akin dyan, ang katwiran ng nanay ko, maigi na yan kaysa wala. So, pag nairaos natin, naitawid natin, then pupunta naman tayo sa second phase. Yung kapanatagan ng empleyo. Oh, yung mga pangmatagalang solusyon na yung ating pagtutuunan ng pansin. Which I think, sabi nyo nga, kailan pa kayo nagkaganyan? 1986 pa? Tagal na rin, ano? Matagal na kayo nakikipaglaban. Because maybe, baka sakali lang, baka you've been electing the same group of people. Baka paulit-ulit nyo lang binoboto yung pare-parehong kupunan. Ngayon, kung gusto nyo maiba naman, matagal na kayong nagbaka sakali. They've been in the office. Matagal na rin sila sa opisina. Binigyan natin sila ng pagkakataon. Ang tanong ko sa inyo ngayon, kamusta naman kayo? It is up for you to answer that. Na kayo na ang makasasagot niyan sa inyong puso't damdamin at inyong mga kasama. Ngayon, pag sila ulit, yung pare-parehong grupo na yon, huwag na kayong umasa na may bagong mangyayari sa inyo bukas. Abay, bakit? For 39 years yun at yun pa rin. Total, sumugal na kayo ng 39 years, mano ba naman sugalan niyo ako ng 6 years? Maiba lang. Yes. Wala namang mawawala sa inyo. Dati naman tayong wala Tama ba? Kasi sinabi na nga ni Einstein, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Huwag kang umasa na may bagong mangyayari sa iyo bukas kung ang ginawa mo ngayon ay katulad ng kahapon. Masa ka pa. Tama? Ngayon, pinagpapasalamat ko sa mga taga-Maynila na for the first time, sumubok sila ng bata. First time. Nung nahalala ko bilang mayor, I hope, ayahan ko na ang mga taga-Maynila maghusga o kayo mismong mga iba sa inyong taga-Maynila kung anong kakaibang nangyari sa loob lamang na maikling 3 taon kung nagkaroon ba ng kakaibang bagay na nangyari sa Maynila. Now, if you want those type of leadership, available po ako. Maiba lang. At huwag tayo magkamali. Ito pala, ipagpapaalala ko lang. Itong mga nakaraang araw sa mga kababayan natin at kayong naparito. And you share this. I don't know kung ako lang ang nakakaramdam nito. Hindi ko alam kung napapansin niyo to. Huwag tayo magkakamaling maling maiboto ang na presidente. Opo, titingnan po ninyo ha. Hindi po pwede na ang presidente laging wala. Hindi, ano tayo ha? Real talk tayo. Hindi, ipaliliwanag ko bakit. Hindi po pwede ang presidente laging absent. Hindi po pwede ang presidente dahil magaling lang yung lahi, magaling na rin siya. Hindi po pwede ang presidente na hindi nyo nasubukan sa panahon ng hamon ng buhay natin. Yung hindi nyo nakasama sa oras ng kagipitan. Habang sila ay nasa alpombra nila, kayo nasa papag. Tayo nasa kalsada. In fact, you can even ask the transport group of the City of Manila
noong walang lumilingon. Noong mga unang buwan, walang lumilingon sa mga driver dito. Sumalangit na ang kaluluwa ni Kaseni. Inabot niya yun na ang Maynila lang ang tumutugon sa pangangailangan. So why am I saying those? Dahil ba sa pandemya lang? Hindi po. Tingnan ninyo yung presidente ng Ukraine. Nasaan? Nasa kalsada. Anytime pwedeng tamaan ng bomba. Sino ang nakita niyong leader na laging nasa kalsada, 24 oras, araw, gabi, nakakasama ng tao? But the question is, ang dapat niyong sagutin sa inyong mga sarili, yun ba ang kailangan nating leader ngayon? Ganong uri ba? Ang gusto ba nating leader, magaling lang sa kwento? Pero walang kwenta? Eh kasi importante yung kwenta eh. Yung receipt. Tama po ba? Basta wala tayong pinapangalanan, wala tayong... Ang hinahanap natin, character of a leader in a given situation. Anong uri ng leader ang gusto nyong makasama sa oras ng hamon sa buhay? May pandemya? May gera? Hindi natin alam kung hanggang kailan yan. Hindi natin alam kung darating ba sa atin yan. Eh kung ngayon pa lang hindi nyo na nakikita yung posibleng maging leader, eh umasa pa kayo pagka-orasan ng abiriya. Tama ba? Eh kanino kayo aasa? Di ba umaasa kayo sa gobyerno? Na kayo'y kakalingain sa oras ng kagipitan. Kayo'y may masasandalan pag kayo'y natutumba na. O may hawak-hawak kayong kamay sa gitna ng dilim para inyong maging gabay. Di ba ganun ang gobyerno? Eh, kaya pag-iisipan nyo maigi, huwag kayong magkamali. Kasi pag ang naboto nating leader ay walang tiwala ang mga negosyante, yari na kayong dalawa. Yari na kayong dalawa. Pag ang leader na iboto ninyo, walang kumpiyansa ang negosyante, ang mga negosyante aalis. Pag alis ng negosyante, asan ang empleyado? Kaya mag-ingat tayo. Marami tayong dapat pagmuni-munihan kasi 70 dias na lang. 70 dias na lang. O kayo, sige, taas ang kamay ng mga empleyado. Pati cameraman, empleyado rin kayo eh. Ito, tanong ko sa inyo ha. Journalist. Noong nag-a-apply kayo ng trabaho, kinausap ba kayo ng kumpanya? Okay. Tinanong kayo sa kwalifikasyon ninyo? Tinanong kayo sa skills ninyo? Tinanong kayo kung anong alam ninyo? At tinanong kayo kung anong may dadagdag ninyo sa kabutihan ng kumpanya? Tama, mali? Lahat yun tinanong. Lahat yun humarap. Eh, kumpanya pa lang ina-applyan ninyo, eh, paano yung bansa? Hindi, I'm just saying, wala tayong pag-uhusga, karapatan niya ng mga tao. Gusto ko lang maliwanag sa inyong isipan na huwag kayong magkamali. Huwag kayong magkakamali. It doesn't have to be me or basta kayo, huwag kayong magkakamali na pipili ng leader kung ngayon pa lamang hindi nyo na mapagkatiwalaan, hindi nyo na maasahan, hindi nyo na maliwanagan kung ano layunin. Yun ang maging aral sa atin. O ngayon, total, gusto nyo pala maiba naman. Matagal na kayo napangakuan, ano? Hindi, boto kayo ng boto kasi paulit-ulit eh.
Kaya ako naman sa inyo, total, ha? Nganganak kayo ng 39 na taon, 39 years. Dagdagan nyo na ng 6 na taon, pero ibigay nyo na sa akin. Maiba naman. Maiba lang. Maiba lang. Ako po, hindi po ako maaring perpekto sa posisyon. Pero, sigurado ako, kasama ninyo ako sa anumang oras. The least thing that I can do is to be with you in trying times. Sa oras ng yun lang ang kaya kong ikompromiso sa inyo. Nauunawaan ko kayo. Basta ngayon, halfway tayo. Gusto nyo permanent. Okay. Pero pwede ba? Bigyan nyo ako ng reprieve. 2 taon. Ano lang muna? Ang importante lang muna, pasok ko muna kayo sa trabaho, papanatagin ang negosyo, pag stable na, lake ba tayo sa lamesa, usap-usap ulit, paano na natin unti-unti mabibigay yung kapanatagan sa empleyo. Okay ba yun? Pwede? Oh, 39 years na kayo naghintay. Sayang. Baka limalay nyo ako yung totoo. Baka lang. Di ba? O ngayon, swerte naman kayo sa transport. Eh bakit? Eh isa sa proposal ko, tax cut sa petrolyo. Nako, yung mga nanay dito, swerte rin kayo. Oh, eh kasi bakit? Eh 50% tax cut sa kuryente. So pag maraming savings ang fiber o ang tatay na naghahanap buhay, maraming savings sa sweldo, pagdating ng gabi, bukang-buka kay Mrs. Ang yakap. Hindi pa ako tapos eh, walang yakap. Ang yakap, bukang-buka. Kasi ang kaligayahan ninyo ay kapanatagan ng komunidad. Pag maligaya ang pamilya, magaang ang buhay, panatag ang pamumuhay sa lipunan. Tama, mali? Kaya nga sabi ko sa inyo, basic lang. Basic lang ako. I'm minimum basic needs lang ako. Doon lang ako lagi nakatuon. Kung paano mapapataas ang antas ng pamumuhay. Kaya pag-ingatan nyo at pag-nilay-nilayan ninyo sa pagpili ng presidente. Yung naunawaan kayo, yung ginagawa ang trabaho, at nakikita ninyo, may halalan o wala, may abirya, o wala, nandyan lagi at nararamdaman ninyo na tumutugon. Hindi man siya perpekto, pero tumutugon. Kasama, nandyan dyan, nararamdaman. At ang ginagawa, nahawakan, konkreto ng tao na papakinabangan. So ngayong araw na ito, maraming salamat sa inyong lahat, no, sa pagtitiwala ninyo. Sana hindi ko mapariwara ang boto ninyo. Pero, bilang panguli, meron akong tanong sa inyo. Gusto nyo ba tayo manalo? Yes! Gusto nyo? Yes! Then, let me take this opportunity. Kunin ko na yung pagkakataon na ito. Magpabasa nga kayo sa ulan ang dumami kayo. Kailangan natin magsikap. Araw-araw. Araw-araw. Kailangan natin dumami. Mahirap ang laban ko. Outsider ako eh. Dahil ang tatay ko, katulad din ninyo. Ang nanay ko, katulad din ninyo. Pero, kahit hanggang ngayon, di ko mamukat isipin na basurero lang ako, eh pwede pala maging pangulo ng bansa. Pero mangyayari lang yon, lahat ng pangarap natin, mananatiling pangarap pag wala rin kayong ginawang kakaiba. So, ang hinihingi ko lang sa inyo, humbly asking you, buong kababang loob, ang hinihingi ko lang sa inyo, magparami tayo. Mangumbisi pa kayo ng mga toilets yung kumpare.
Toilets, tol, ano, latest. At yung mga kumari niyong marites. Kailangan natin magparami. We need to. Hindi, kailangan natin dumami. Mabigat tong laban natin. Mabigat to. Tapos hindi pa natin alam kung ano mangyayari dito sa kapitbahay natin. Oo. Oh. Ako, ayoko lang nagsabi na ako dati, 5 months ago, let's attend to tax cuts ng kuryente at krudo. Eh ngayon, malapit na sa buwan yung presyo ng krudo. Susunod yan, abot na hanggang Mars yan. At patuloy na hindi naman kaagad tataas ang sweldo. Yung living wage. Para kang timawa, nagmamakawa sa gobyerno, itaas yung sweldo mo. Tama, mali. Pero sigurado ako, tataas mamaya yung kuryente. Tataas mamaya yung krudo. O bukas, o next week. Tama, mali. O, yun yung problema. Kaya, yun ay isang sitwasyon pa lang dati, eh, nagkagera pa. Eh, paano kung mag-escalate? Kung paano magkamali tayo ng binotong presidente? Nagtakbuhan ng mga negosyante kasi wala silang tiwala sa presidente na yon. Paano na yung empleyado natin? Baka ni contractual, ni casual, o ni temporary, wala tayong makuha. Kasi wala na naghahanap buhay sa bansa. Tama ba? Oh. Ano mangyari sa atin? Nga. Oh, I hope you get the message. Oh, we really, kailangan makapamili tayo ng walang maghihiganti na kandidato, walang away, kundi ang tinitingnan na lamang kung paano mapapataas ang antas ng pamumuhay ng tao. Oh, yun yung kaya ko pong i-offer sa inyo. Kasi meron po akong PhD doon. Nag-doctorate po ako sa pagiging mahirap. 18 years out of 47. You do the math. Kaya umasa kayo na magkakaroon na kayo ng gobyerno na tao muna. Kayo muna. So muli, marami. Kayo ng Pong May Kapal. Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nokum. Subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.